mga kapatid, magandang gabi sa lahat. Salamat sa Panginoon sa ating online sambang gabi. Salamat sa Panginoon na pwede tayong mag-share ng mga testimonies para mapapurihan at mapapasalamatan natin ang ating Panginoon. Ang theme ng ating sambang gabi ay The Glory Has Come. Makikita po yan sa John 1:14. Ito ang sinasabi, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Tunay nga po mga kapatid na nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. As Christians, alam ko na ma-experience natin ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Sister Rochelle Ayo. Siya po ay isa sa mga active members ng Jewels Fellowship and Ministries at lagi pong naglilingkod sa Panginoon. Hello, Sister Rochelle! Po, magandang gabi sa inyong lahat. Hello po. Yan. Salamat, Sister Rochelle, na binigyan mo ng pagkakataon itong ating testimony at mabigyan natin ng papuri at pasasalamat ang Panginoon. Sister Rochelle, unang-una, ang tanong ko lang ay, paano mo nakilala ang Panginoon at kailan yon? Maliit pa po kasi ako, dinadala na ako sa church ng parents ko. Siguro po mga 4 or 5 years old po ako. Actually, sa church na nga po ako ng kinder, meron dati school doon. So, bata pa po ako, dinadala na ako talaga ng parents ko sa church. Kaya, yun, maliit pa lang po ako, nakikilala ko na unti-unti ang Panginoon. Tapos po, nabautismohan ako noong August po, 1997 po. Okay, so salamat sa Panginoon na maliit ka pa lang ay nadala ka na ng Panginoon ng mga parents mo sa church. So, since maliit ka pa noon hanggang sa lumaki, na-experience mo, Sister Rochelle, ang biyaya ng ating Panginoon sa iyong buhay. So, anong sa tingin mo ang pagkakaiba ng buhay mo kaysa iba na hindi nakakakilala sa Panginoon? At ano yung mga blessings na natanggap mo mula sa ating Panginoon? Ako, ano po, sobrang dami pong pagbabago at sobrang daming blessing na binigay sa akin si Lord. Sabi ko nga po, maliit pa lang po ako na batang church na ako. So, bata pa lang po ako na-experience ko na yung kabutihan ng Panginoon. Di ba yung nga lang mag-ulam ka ng hindi ka kumain ka sa araw-araw, malaking blessing na po yun eh. Kahit po paborito ko yung tuyo, paborito ko yung kinakain ko talaga yon. So, malaking blessing na po yun eh. Hanggang sa makagraduate po ako, hanggang sa makapasok ako sa bangko, makapagtapos, makapasok sa bangko, makapagnegosyo po. Alam niyo po, every step ng level ng age ko po, nakikita ko yung pagpapala at patnubay ng Panginoon sa buhay ko po eh. Yun nga po, yung nagtayo nga kami ng negosyo, sabi ko, Lord, bigyan mo, lanhamo ko po yung Panginoon eh. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, pagpapala na pwede akong tumulong sa mga tao po. So yun, hiningi ko sa Panginoon, binigay naman po niya sa amin po. Yes. Tapos, biniyayaan kayo ng isang anak, si RD, ayun, na ngayon naman ay seven years old lang, no? Na naglilingkod sa Panginoon. Ano nga yung ministry niya, Sister Rochelle? Si RD? Tatamburin na po siya sa music ministry po. Oh, yun. So, 7 years old, nagtatamburin na. Napakabuti ng Panginoon at buong pamilya ay nakikita namin na naglilingkod kayo sa ating Panginoon. Sister Rochelle, ang buhay Kristiyano ay hindi naman bed of roses. Marami ding mga challenges. Pero alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. So, as a
as words of encouragement doon sa mga nakikinig sa atin ngayon or nakapanood sa yung testimony ngayon, ano po ang masasabi mo sa kanila para ma-encourage din sila na para makilala po nila ang ating Panginoong Jesus? Alam niyo po, ang mundo natin punong-puno po ng kaguluhan. Mm-hmm. Ito po ay nadudulot sa atin ng kalituhan, pangamba, at pag-alala. Minsan, na nagiging dahilan na ito para makalimot tayo na may Panginoon sa buhay natin. Sa araw-araw na takbo na ating buhay, minsan nakakalimot tayo na may Diyos tayo na higit pa sa lahat. Kaya dapat wala tayong dapat katakutan eh. Huwag po tayo makipagsabayan sa mundong inagalawan natin. Mag-focus lang po tayo sa Panginoon. Isa puso at sa buhay natin yung aral at turo niya. Matuto po tayo maghintay sa plano ng Panginoon at kagustuhan ng Panginoon. Huwag po tayong magmadali. Kasi pagka dumating na po yung right time ni Lord, magugulat ka na lang eh. Magpupuri ka na lang, aawit ka na lang, iiyak ka na lang sa pasasalamat sa Panginoon. Okay. Salamat Sister Rochelle sa pag-share mo ng iyong testimony ngayong gabi. Naging inspiration po yan sa atin. Kasi marami pong mga bata na lumaki sa church pero paglaki na ay nawalay na sa Panginoon. Pero ang pasalamat natin sa Panginoon na ang buhay mo mula nung maliit pa hanggang ngayon sa may asawa ka at saka may anak ka na rin naglilingkod sa Panginoon, kasama mo lagi ang Panginoon. Napaka-fortunate natin, Sister Rochelle, na nakilala natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Maraming salamat sa gabing ito at maraming salamat sa Panginoon. Tunay nga na dakila siya sa ating buhay. Kaya lagi nating sinasabi na kahit anong circumstances sa ating buhay, the Lord is so good, so wonderful, and so faithful in our lives. Bibigay po natin lahat ng glory, lahat ng honor, at lahat ng pasasalamat para sa ating Panginoon. God bless us all, mga kapatid!